ito pala mga ka-business yung ginawa namin ano, pigiri. Kulungan ng mga inay naming baboy. Tatlo 'yon mga ka-business, pero sa ngayon dalawa pa lang nagawa namin. Yan mga ka-business. Malaki mga ka-business. Dito mga ka-business sa kabila, lalagyan namin dito ng parawing pin. Malaki to mga ka-business kasi ano to siya eh. 240 by 350 centimeter. Yan. Kasi yung isa doon, kulungan namin doon, para lang yun sa ano, sa patining lang yun. So, yung mga inahin, pag nanganganak, dito namin nilalagay. Tapos mga ka-business, gawa kami mga ka-business dito ng asulapan. Yan mga ka-business, lilinisan muna natin para malagyan natin ng plastic. Dito tayo gagawa tayo dito ka-business ng asulapan. Pero plastic lang muna gagamitin natin. Lagyan natin ng hollow block sa paikot mga ka-business. Oh!
business. At tapos din natin yung ano, paglagay na lang ng plastic mga kabisnis at saka paglagay ng tubig. Business. Lalagyan na natin ng ano para malagyan na natin ng tubig mga kabisnis. Plastic. Yan mga kabisnes. Lagyan na natin ng tubig. Na-fix na din natin yung ano, na tacker na natin. Ito yung outlet niya mga kabisnes. Yan. Naka-L lang siya mga kabisnes. Para kahit umulan ng umulan mga kabisnes, hindi siya aabot dito. Pag umapaw kasi siya dito mga kabisnes, lalabas dito yung asulan natin. Samantalang pag ginamitan natin ito, dito siya lalabas, tubig lang mga kabisnes. Kasi yung asula, ang tubig mga kabisnes lalabas sa pag nandito yung tubig. Nandito siya, lalabas. So kapag bumaba siya dito, nandito siya, hindi lalabas ang tubig. Pag lumampas siya, pag dumating siya dito mga kabisnes, lalabas siya. Ang asula mga kabisnes nandito sa ibabaw. Ang tubig lang ang lalabas dito, sa ilalim lang. Yung asula natin nasa ibabaw eh. So hindi masasayang yung asula natin mga kabisnes, hindi matatapon. Kaya kung sakaling gagawa kayo mga kabisnes, lagyan nyo ng ganito. Kahit ilbo lang, ayos na mga kabisnes. Ito mga kabisnes, dahil asula, nabubuhay sila sa tubig mga kabisnes. Ang asula nabubuhay sa tubig. Ngayon, kung tubig lang ilagay natin, paano magiging, ano, paano tataba yung asula natin? So, kailangan natin ng fertilizer. Dahil organic tayo mga kabisnes, hindi tayo gagamit ng mga synthetic fertilizer. Kukuha tayo ngayon ng manure. Kukuha tayo ng manure mga kabisnes. Ang gagamitin natin mga kabisnes, dumi ng baboy. Tara, kuha tayo. Dito tayo kukuha sa inahin natin, isang inahin natin mga kabisnes. Malapit na rito mag-anak. Sunod-sunod dito mga kabisnes. Ito yung kambing natin na nanganak mga kabisnes, yung binili natin. Laki na yung anak niya mga kabisnes. Kala na. So, dito tayo kukuha mga kabisnes ng dumi. Lapit na mga anak ito mga kabisnes. Gutom. Ayan mga kabisnes, oh, yung kulay, yan. Tsaka yun.
Kunin natin yun mga business. Yun yung ilalagay natin dun sa sulan natin. Ito mga kabisnes, oh. Ito nakuha natin mga kabisnes. Dumi ng baboy. Ito yung gagawin natin kataba mga kabisnes. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on tapos kukuha tayo mga kabisnes ng asula. Asula naman lalagay natin. Dito tayo kukuha mga kabisnes. Puno na kasi mga kabisnes eh. Dito kaninang umaga kumuha ako dito mga kabisnes. Pagkain sa baboy. Tatlo yan sila binigyan ko. So ganito lang gagawin natin mga kabisnes. Ito mga kabisnes, nakuha natin dito. Kalahating timba mga kabisnes. Kung wala kayong asulapan mga kabisnes, kasi ito, hiningi ko to sa tito ko mga kabisnes, ganito lang siya karami. Dalawang dakot. Ganito lang kabisnes oh. Hiningi ko dun sa tito ko, dalawang dakot lang, dalawang ganito kadami mga kabisnes. Tapos, dahil wala pa ako nito asulapan, nilagay ko muna siya sa ano mga kabisnes.
sa Planggana. Pakita ko sa inyo mga kabisnes. Dito. Nilagay ko sila dito mga kabisnes. Dito sila nang galing. Dalawang Planggana mga kabisnes. Ito pa isa. Puno na rin. Puno na rin mga kabisnes. Mabilis lang dumami mga kabisnes. Dahil napuno sila dyan, kaya naisipan ko mga kabisnes, gumawa nito. Yan. Tapos, siguro mga limang araw siya mga kabisnes, nilagay ko rito, napuno siya ng, sa loob ng limang araw, gumawa tayo ng bago. Yun, yung nandun. Gumawa tayo ng bago. Ito. Ito yung bago natin. Update ko kayo mga kabisnes kung ilang araw na sila, kung kano kabilis dumami yung ano. Pagod kabisnes magkano igib. Kaya ganito na lang muna, di namin pupunuin. Uulan naman eh. Kabisnes. Uulan naman siya. Kaya ano? Tayo na lang namin umulan para mapuno. Kapagod magigib. Pero ayos lang, kahit nakakapagod, sulit naman. Kasi para to sa mga patuka natin eh. Patuka ng manok, kain ng baboy, halo natin. Pag napuno to mga kabisnes, ganito lang siya kadami. Tingnan natin kung ilang araw siya mapupuno. Tapos, papakita ko sa inyo kung paano pagpakain ito. Dapat ito mga kabisnes, 1:1. Halimbawa, kung magpapakain ka ng 1 kilong feeds, so, matitipid mo ang kalahati kasi kalahati na lang ang feeds ilalagay mo, tapos, kalahati din na asula. So, ang ratio niya, 1 kilo pa rin. Pero, matitipid mo na yung kalahati. So, sige mga kabisnes, update ko kayo kung mga ilang araw mapupuno to. Basta ganito kadami, ganito siya kadami siguro. Tansya ko mga kabisnes, mga 4 na araw siguro mapupuno to. Ayan mga kabisnes, 1 day yan mga kabisnes. 1 day. Tingnan natin kung ilang araw siya bago mapuno mga kabisnes. Yan mga kabisnes, naka 4 days na yan mga kabisnes. Tingnan natin mga kabisnes kasi umulan eh. Puno na siguro yung ano mga kabisnes. Yan mga kabisnes, oh, kunti na lang mga kabisnes, mapupuno na. Yes. Ayan yung outlet mga kabisnes, yan sasabi ko sa inyo mga kabisnes. Outlet. Kung hindi natin nilagyan yan mga kabisnes, apaw yung tubig dito. Tapos lalabas yung mga asula mga kabisnes. Samantalang pag may outlet tayo mga kabisnes, kagaya nito, yung asula niya nasa, andito lang yung asula sa taas mga kabisnes. Yung tubig na lalabas nasa ilalim. So yung lalabas dito mga kabisnes, tubig lang siya, walang kasamang asula. Ito yun yung, ito kasi yung unang ano mga kabisnes eh. Ito yung unang asula na lumabas. Kasi pag angat ng tubig, nasa loob na siya niyan, nasa loob na siya mga kabisnes dito, diyan sa lalim. Kaya nasama siya. Pero the rest wala na 'yan. Diyan na 'yan maano, kasi hindi na bababa tubig nito eh. Balik lang natin. Yan mga kabisnes, kunti na lang mga kabisnes, mapupuno na. Yan, pang 5 araw mga kabisnes. Baka bukas puno na to mga kabisnes hanggang doon sa dulo. Ayan mga kabisnes, napuno din siya mga kabisnes.
Bali 6 days ngayon, pang 6 na araw mga kabisnis. So mag-harvest tayo mga kabisnis. Pakain natin sa alaga natin baboy. Dito sa kabila mga kabisnes, titingnan natin. Meron na rin dito sa kabila mga kabisnes. Puno na rin yon. Yung pinagkuna natin mga kabisnes, puno na rin yon mga kabisnes. Ayan. Puno na rin siya mga kabisnes. Lahat nakuha natin mga kabisnes. Kunti lang muna kinuha natin kasi di pa talaga ano. Pero bukas mga kabisnes, puno na naman yan pati yung dun sa kabila. So, linisan muna natin mga kabisnes. Kailangan natin linisan muna mga kabisnes kasi yung tubig doon nilagyan natin ng manure, so madumi. So bago natin ipakain, kailangan linisan muna natin. Yung pagkain pala mga kabisnes na inano ko, dati puro lang feeds. Kaso mahal kasi pag puro lang feeds, lugi tayo. Eh yung tinanim naming mais, hindi pa namunga. Bale, hindi pa tayo nakagagawa talaga ng sarili nating feeds. So bumili muna ako ng feeds sa ano, yung synthetic na feeds. Tapos haluan natin ng ipa. Dati ang pagkain ko dito, 10-10 takal. 10 takal nito na puro feeds. Kaso ang isang sako, saglit lang. Lang araw lang, ubos ka agad kasi tatlo sila. Kaya ang ginawa ko, nilagyan ko ng feeds. Nilagyan ko ng ipa, darak. Sampo mga kabisnes, 10 na darak. Tapos tatlo nito. Yan, tatlo. Starter ang ginamit ko mga kabisnes. Starter ang ginamit ko na feeds. Thank you.
Sa camera daw. So, the business, lipat-lipat lang sila. Ngayon, medyo wala nang damo dito. Lipat-lipat lang yan sila, mga kabisnes. Ngayon, medyo maputik na dito. Wala nang damo. Lilipat na naman natin siya dun sa madamo. Para hindi na natin kailangan mag-scatter. Tataniman ko kasi ito dito, mga kabisnes. So, sila gagawin nating pangararo. Sarap na sarap siya, big business, oh. Ang asula pala, mga kabisnes, ano siya? Mataas siya sa protein. Kaya maganda siya pagkain sa mga manok, baboy, kahit na anong alaga natin, mga kabisnes, kahit baka, kumakain yan. Kambing, kumakain din sila yan. Pero, siyempre, bago natin ipakain, kagaya ng ginawa ko kanina, kailangan linisan muna natin kasi madumi yung tubig na pinanggalingan nila. Yan, malapit, malapit na matapos, mga kabisnes. Sarap na sarap siya sa asula, mga kabisnes. Malapit na din to mga anak, mga kabisnes. Tingnan natin yung tiyan, mga kabisnes. Laki na ng tiyan, kabisnes, oh. Kuya boy. Tapos din, mga kabisnes.
Yan naman yung isa, mga kabisnes. Buntis din yan. Pero hindi pa lata, maliit pa yung tiyan niya eh. Ito, mga kabisnes, si ano, si Pati. Ay, si Pati, si Luti, mga kabisnes. Yung isa, yung malaki, si Pati yon. Ito, si Luti. Yung isa naman, yung nag-anak doon, mga kabisnes, yun, si Tuckers naman yon. Dito naman, mga kabisnes, yung mga tanim natin, gulay. Di pa kami tapos, mga kabisnes. Yan, di pa kami tapos. Yung iba, lagyan namin ng ano, ipak ng saging. Yung iba, wala na, mabuhay na yung iba eh. Yung mga maliliit pa lang, lagyan namin kasi minsan mainit. Buti nga ngayon, medyo umulan-ulan. Pero pag mainit masyado, namamatay sila. Kaya kailangan natin lagyan ng daon ng saging. Yan, kagandahan sa kanya, mga kabisnes, kasi ano, makisabaw to, mga kabisnes, makitubig to siya. Kagaya to ni Tuckers, makitubig din. Yun lang isa, yung malaki, yung hindi makitubig. Pag dilagyan mo na maraming tubig, tinatapon niya yung tubig. Tinatapon niya pagkain niya. Ano pa lang yan siya, mga kabisnes, isang buwan pa lang yan siya buntis, mga kabisnes, isang buwan mahigit. Yung isa, yung malaki, ayun, yun, yun. Si Pate, yung malaki, mga kabisnes, tatlong buwan na yon. Kaya bagsak na yung tiyan, mga kabisnes. Ito, isang buwan pa lang to siya. Yan, mga kabisnes, malapit na maubos. Sarap na sarap sila, mga kabisnes, sa asula. Ngayon pa lang yan sila nakakain ng asula, kabisnes, na ganun yan karami. Dati pinapakain ko sa kanila pa kunti-kunti lang kasi nasa planggana lang. Eh ngayon nandun na marami na, kaya marami yung pinapakain natin. Target natin, mga kabisnes, araw-araw ganun. Kaya yun, mga kabisnes, araw-araw na ganun karami. Pero gagawa pa ako ng dalawa pa kasi target ko apat. Apat na ganun kalaki. Para araw-araw doon tayo kukuha sa isa, tapos kinabukasan isa, kasi every 4 days punong-puno na yan sila, mga kabisnes.